Guys, it's me, Cheryl, and welcome sa aking YouTube channel. But before we start our video, if you haven't subscribed sa aking YouTube channel, please do subscribe para lagi ka updated sa aking mga ina-upload na videos. So today, guys, pag-uusapan natin yung adjustment ko talaga nung pumunta ako dito sa lugar nila. So tayong mga Pilipina talaga, guys, pag natumagal na tayo sa isang country, katulad sa Dubai na sobrang tagal ko na doon, tapos nag-transfer ka sa ibang country, talagang mag-a-adjust ka talaga. Sobrang pag-a-adjust ko, guys, dito sa totoo lang. Nung unang paglapag ko pa lang dito, guys, so i-share ko sa inyo. So, ang first na nag-adjust ako, guys, is yung banyo nila dito. Ayun talaga muna pag-usapan natin, no? So, ang banyo nila dito, guys, walang tubig, no? Puro tissue lang ginagamit nila. So, doon talaga ako sobrang nag-adjust. Kasi, guys, sa Dubai talaga gumagamit ako ng tubig lagi. May tubig doon. Pero nung nagpunta ako dito, guys, yung mga banyo nila dito walang tubig, puro tissue lang, guys. Kaya sobrang nag-adjust ako. Sobrang nahirapan ako nung una talaga. Nung unang pagpunta ko dito, talagang nahirapan talaga ako sa pag-a-adjust sa mga tao dito, guys. Lalong-lalo na yung ano. Kasi, guys, yung asawa ko is ibang lahi. So, kailangan natin mag-adjust, no? So, dito kasi, guys, nakita ko kasi dito yung mga ugali ng mga tao dito na sa tuwing lumalabas ka ng bahay, binabati ka nila ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ako naman, hindi ko sila binabati, guys. Hindi ko sila binabati kasi sa atin naman, pag hindi natin kakilala, hindi natin kinakausap, diba? So, hindi ko sila kinakausap, nakaganyan lang ako. Hindi ako nakatingin sa kanila, pero hindi ko talaga sila kinakausap, guys. Tapos, sinasabi ng asawa ko, ba't hindi mo sila binabati, ganyan-ganyan, mga binabati ka nila, tapos hindi mo sila binabati. Doon kami nagagalit sa isa't isa, sinasabi ko sa kanya, hindi naman ako Brazilian, mga ganyan-ganyan, para batiin ko sila, ganyan-ganyan. So, dito daw, guys, pag hindi mo binabati yung mga ibang tao, pag binabati ka nila, tapos hindi mo sila binabati, para wala ka daw pinag-aralan, sinabi ng asawa ko. So, hindi pa talaga ako, mga ilang months ata akong hindi naggagawa ng ganun, yung bumabati-bati sa kanila. So, talagang sobrang adjust ko talaga, guys. Tapos dito, guys, sa totoo lang, wala akong magawa dito, guys, lalong-lalo na kailangan mong magsalita ng lingwahe nila. Kasi dito, walang nagsasalita ng English. So, ayun ang pinakamalaking pag-a-adjust ko, guys, yung salita nila. Kasi hindi kami nagkakaintindihan dito. Minsan nga, i-story time ko sa inyo. Pag pupunta kami ng mall at may gusto kong bilhin, yung mga nagtitinda doon, nilalapitan nila ako nung pag narinig na nila na nagsasalita ako ng ibang lingwahe, nilalayuan na nila ako. Parang ayaw nilang makipag-usap sa mga tao nagsasalita ng English kasi daw hindi daw sila nakakaintindi, hindi daw sila marunong. So, na-realize ko, guys, kaya pala hindi sila marunong magsalita dito ng English kasi yung presidente nila dito hindi rin nag-i-English. Yes, guys, kasi nakita ko na interview yung isang presidente nila sa USA. So, sa USA kasi, guys, is English. So, sa USA kasi, guys, is English talaga yung mga salita doon. So, na-interview siya doon. So, pinanood ko. Akala ko magsasalita siya ng English. Hindi pala siya nagsasalita ng English, guys. May translator siya na ginagamit. So, sobrang pag-a-adjust ko, guys, dito sa lugar nila, sa lingwahe lang nila. Kasi, guys, pag Pilipina ka na nagpunta ka dito sa lugar nila, kailangan mo talaga matuto ng lingwahe nila, guys. Kung sakaling gusto mong tumira dito or gusto mong magtrabaho sa lugar nila, talagang kailangan mong magsalita ng lingwahe nila. Hindi ka makakapag-apply ng mga trabaho dito or kahit anong klaseng trabaho talaga, guys, hanggat hindi ka marunong magsalita ng lingwahe nila. Kasi paano ka makakapag-communicate sa kanila, paano mo sila kakausapin, ganyan-ganyan, hindi kayo magkakaintindihan. So, paano ka makakahanap ng trabaho, diba? So, kaya nga, ngayon nakikita ninyo talaga, ang ginagawa ko is more on vlogging ako, more on TikTok ako, more on Facebook ako, mga ganyan-ganyan. Hindi ako nagtatrabaho sa mga company kasi nga hindi ako marunong magsalita ng lingwahe nila.
Mga basic lang ang alam ko, guys. Hindi basic lang, pero pag nagsalita na sila sa akin ng tuloy-tuloy, hindi ko na sila naiintindihan. So, sobrang pag-a-adjust ko dito, guys. At saka nag-a-adjust din ako kasi sa ano nila, sa weather dito, guys. Minsan sobrang init, minsan sobrang lamig, minsan katamtaman lang yung lamig. So, talagang nag-a-adjust ako, guys. So, yung ilong ko, laging barado. Pag malamig, sobrang lamig. Naranasan ko na yung weather nila dito, guys. So, sobrang lamig talagang yung nose ko talaga, guys. Talagang, ano man tawag doon, talagang dry na talaga. So, ayan, guys. At saka, guys, pag may asawa kayo na ibang lahi, kailangan nyo talagang, may part talaga ng buhay ninyo na kailangan ninyo mag-adjust, no? Kasi hindi naman Pilipino yung naasawa mo, ibang lahi naman. So, kailangan ninyong mag-adjust kung nasaan yung asawa ninyo, mga ganyan-ganyan. Kung yung asawa nyo naman is nasa mga Australia, America, mga ganyan-ganyan, talagang ano ba tawag din? Talagang nagsasalita sila ng English. Pero pag mga Brazilian kasi, minimum lang yung mga nagsasalita ng English. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo yung pag-a-adjust ko dito. Sa mga pagkain naman guys is, lahat naman ng pagkain nila kinakain ko, guys. Hindi naman ako mapili sa pagkain, guys. So, hindi ako masyadong okay naman ako sa mga pagkain nila dito kasi lahat naman ng klase na niluluto nila kinakain ko naman. So, hindi talaga ako mapili sa mga food, guys. Lahat ng basta ibigay nila, kakainin ko hanggat gutom. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo yung adjustment ng buhay ko dito sa lugar nila. Bakit ganun? Parang pag nagsasalita ako, parang nahihirapan ako. Parang kailangan ko ng huminga muna tapos magsalita. Yung parang hindi ako masyadong, wala ako masyadong energy pa. Yung pag nagsasalita ako, yung parang nawawalan ako ng hangin pag ano, nagsasalita ako ng matagal. Parang nai-stop yung ano ko, hindi ko alam. Ewan ko guys, parang kakaiba yung body ko ngayon. Hindi ko alam guys, ito siguro yung sintomas ng naoperahan ako, no? Pero talagang parang iba yung pakiramdam ko pag nagsasalita ako ng sobrang tagal. Kailangan ko mag-stop. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo yung aking adjustment sa aking buhay dito sa Brazil. I hope na na-enjoy nyo tong video. Please like, comment, subscribe. Ano pa ba? Thumbs up? Ba subscribe? Nasabi ko na ito yung subscribe. So, bye!